pag-aaralan natin, guard your heart. Napakahalaga po nito. Guard your heart and you need to listen. Kung pwede nyo pong ma-send po ito sa iba na may mga problema sa puso, may mga pinagpipray kayo sa puso nyo, no, makinig po kayo. Kasama po yan, pati cholesterol. Makinig po kayo sa guard your heart. Sabi po sa Proverbs 4:23. Tandaan nyo po ito. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa ibang salin po, above all else, ano, guard your heart, for out of it comes the issues of life. Now, ano po ang heart ang sinasabi po dito sa Bible, no? Certainly, ang heart po dito, hindi po ito yung kardya po natin na tumitibok, no? Na hindi po ito yung physical heart. Ang heart po dito, yung pong inner self po natin, yung seat of thoughts po natin, yung kaisipan po natin at malalim na kaisipan po natin. So, ito po yung malalim na mind po natin na kaisipan. Kasi po ang heart po ito, natatransplant, napapalitan. Pero di, mapapansin mo, hindi po kahit may mga tao pong na heart transplant, pero di napalitan po ang ugali. Kasi po, yung heart po talaga natin ay nasa pag-iisip po natin, kasama ng pag-iisip po natin, ang emotion, ang will, ang feelings. Yan po tinatawag nating soul actually, yung kaluluwa. Yung soul po natin, nandyan po ang pinakamarami, yung pinakasentro din ng heart po natin. Bagamat yung heart po natin, it also touches the spirit, but I do not have the time para po i-discuss yan. But what is clear po dito sa ating pinag-aaralan, sinasabi po ng salita ng Diyos, above all else, guard your heart. Ang pinakabantay nyo, ang puso nyo. So, bantayin po natin kung paano tayo mag-isip. Yun po yung ibig sabihin mo dito. Tingnan nyo, hindi po pinapabantay ng Diyos na bantayin nyo itong ganito, bantayin nyo yung kapitbahay nyo, bantayin nyo itong taong to, bantayin nyo itong ganyan. Ano po pinapabantay ng Panginoon? Yung puso. Kasi puso po ang sentro. Yung kung saan yung seat of emotion natin, seat of will po natin, seat of kung saan po nakaluklok ang ating pinakapagkatao. Yun po sinasabi kong seat, no? Yung seat of emotions, seat of feelings, seat of will, mind, no? Intellect po natin, nandyan po yan. Ito po yung heart na sinasabi. Bantayan po natin kung ano po yung mga iniisip po natin. Kasi out of it comes the issues of life. It shapes our thoughts will shape our life. Kung anong iniisip mo, ito ang magagawa mo. Kaya nga sabi ng Lord sa Joshua 1:8, na meditate on His word day and night. Kasi po, kapag lagi mong iniisip ang isang bagay, minimeditate mo isang bagay, lalo na kung binibigkas mo pa yan with the power of your word, no, it will shape your destiny. No, it will shape your character, no, your identity, it will shape your identity, your personality, mababago din po niya. Kapag hindi po natin binagong isip natin, kapag ang isip po natin katulad nung last Tuesday, ang ano po natin about forgiveness, kapag hindi po natin tinanggal sa isip po natin yung galit po natin, hindi natin tinanggal sa isip natin, in fact sa puso natin, sinasabi po natin, pero actually nasa isip din po natin, kapag hindi po natin tinanggal, it will shape our destiny. Kaya meron pong mga tao, napapatay po nila yung kagalit po nila dahil sa kakaisip po nila. Kaya above all else, guard your heart. Guard your thoughts. Sa ibang salin po, mababasa nyo, guard your thoughts. Bantay nyo kung anong iniisip nyo. Above all else, no, sa lahat ng bagay. So, sa lahat ng bagay, ito palang babantayin po natin. Ang mga iniisip po natin, ang mga nasa puso po natin, ang laman ng puso po natin, ito po ang dapat nating bantayin. Kasi po, ito, it will control your life, it will shape your life, and ito po yung magdidirect din ng buhay mo po. Kapag hindi mo binantayan ang puso mo, kung ano-ano pumasok po dyan, mawawala ang joy mo, mawawala din po yung peace po natin. And that is why we need to guard our heart. Bakit po? Kasi sabi rin po ni Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Pinakamapanlin lang ang puso. Kaya binabantayan po natin ang puso natin. Kaya kung minsan nalilinlang po tayo, no? Sabi dyan, and desperately sick. Desperately wicked. Sa ibang salin po, no? Napakasama daw po. Desperado po. Who can understand it? Lalo na kapag akala mo in love ka, pero hindi pala. May mga ganyan po. Yung
Akala mo in love ka, infatuation pala. Very attracted ka lang sa physical ano ho niya. No, na masyadong maganda o gwapo, sexy, macho. And doon lang tayo na ano, pero actually po hindi talaga love yan. Lust po yan, no? L-U-S-T. So hindi ho natin ano ho yan ang tawag po dito. Hindi po yan ang love sa Bible. No, dinidefine po natin ngayon every Saturday, Sunday. Even po Wednesday, dinidefine po natin ang ibig sabihin po ng love ngayon. Dapat po ang love, ang may karapatan lang po mag-define po o mag-describe or magbigay po ng tamang kahulugan ng pag-ibig ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay pag-ibig. Sa Kanya po nagmula ang pag-ibig. So, siya lamang po ang nakakaalam kung ano ang tama at tunay na pag-ibig. So, ito'y malalaman natin sa Kanyang mga salita. Kaya ngayon po, sinasabi po niya, sa lahat ng bagay, bantayan po natin ating mga puso. Bakit po? Sabi po nga ni Jeremiah, ang puso ang pinakamasama sa lahat. Hindi man niya sinabi dito si Satanas, ang pinakamasama sa lahat. Si Adan at saka si Eva po, nalin lang sila, opo, masama si Satanas. Pero kung di masama ang puso ng tao, hindi dapat sila nalin lang. Kaya tayo nalilin lang kuminsan dahil masama ang puso natin. May asawa na, papatulan mo pa. Bakit? Masama kasi ang puso. Akala niya, in love. Dahil hindi po binantayan ang puso hanggat sa na-trap na po siya dun sa emosyon, dun sa feelings na akala po niya, love po siya. Ngayon, yung iba hindi po pinatayin sa mag-asawa dahil akala po nila ang love ay ang nakabase sa feelings. Pero ang love po hindi po siya feelings. Ang love po, commitment po siya. It's volitional. It's based on decision na kahit anong mangyari, mamahalin mo yung tao. Pero anong problema po ngayon? Ang tao po, hindi niya binabantayan ang kanyang puso. So sa puso niya, yung damdamin niya, pag nawala yung damdamin, sa boyfriend, girlfriend, at sa mag-asawa, kahit mag-asawa na, ito ang isa sa pinakamaraming dahilan bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Ang inaano niya, maghiwalay na tayo. Bakit? Wala na akong feeling sa'yo. Wala na akong nararamdaman. It's stupid love, no? Makinig po kayo, lalo na yung mga single o kahit hindi single, may asawa na kayo pero parang nai-inlove pa kayo sa mga ka-opisina nyo o sa mga katrabaho nyo o sa mga kakilala nyo o meron kayong ka-chat na parang nai-inlove po kayo. The heart is desperately wicked. Ang sabi po dyan, no? The heart is wicked above all things, deceitful above all things. That's why we need to guard our heart. Masisira ang buhay natin, masisira ang buhay ng pamilya natin, masisira ang plano ng Diyos kapag hindi natin binantayan ng trabaho po natin, nabantayan ng puso natin. So, yung sabi na, teka muna, ano ba nasa isip ko ito? Bakit ganito ako mag-isip sa taong yon? Bakit ganyan na ang pag-iisip ko? Bakit ako nagagalit sa taong yan? O bakit ako nai-inlove sa taong ito? Meron na akong asawa. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa taong ito? Hindi tama. No, kailangan po chine-check natin ang puso po natin. Paano natin ma-check ang puso natin? Sa mga iniisip po natin, lalo na kapag nag-iisaw tayo, yung madalas nating iniisip. Ibig sabihin po yan, nasa puso na po natin yan. Hindi lang sa mababaw o yung sa conscious mind lang po natin. Nasa subconscious na po natin, nasa malalim na pagkaisip natin, nasa heart na po natin yan. Yan ang sinasabi ng Bible. Na, so, nakatanim na po siya sa malalim na pagkatao po natin. No? Kaya nga po, bantayan po natin bago po yan makaluklok sa malalim na pagkatao po natin. At kaya nga po, napakahalaga po na tayo po ay patuloy na makinig sa ating Panginoon. Kasi wala pong pwedeng magpabago sa atin, kundi po ang ating Panginoon. Kapag ano po kasing laman ng puso po natin, madalas nating pinapanood, pinapakinggan, madalas po nating nakakasama, yun po ang nagiging laman ng puso natin. Kaya po ang sabi po sa Luke chapter 6, no? Luke chapter 6, verse 45. A good man out of good treasure of his heart brings forth good. Ang sabi ho dyan, kung ano yung laman ng puso, ito yung, kung may magandang laman siya, ito yung maganda rin ang, mabuti rin ang kanyang minalabas. Sabi niya, and an evil man out of the evil treasure of his heart, kung ano po yung tinetreasure niya, ninalagay niya sa kanyang puso, no? Ang lumalabas din po, masama. Sabi niya, bakit? For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, ano ibig sabihin po na kung anong laman ng puso? Kung ano ang madalas mong iniisip? Kung ano ang madalas mong pinapanood, kapatid? Kung ano ang madalas mong pinapakinggan? Kung sino ang madalas mong nakakasama? Yun ang naitatanim sa isip mo at pumapasok sa pinakamalalim na pagkatao mo na tinatawag po nating
puso natin. Yung po talagang puso natin, yung malalim na pagkatao po natin. Kaya yung malalim na pagkatao po natin, kapag yan po ay nalilang ho tayo, pwede siyang pumatay ng tao. Kahit alam mong mali, makakapatay po siyang tao. Ilan na po yung nabalitaan po nating mag-boyfriend lang? Dito lang po sa Angeles City, alam po natin yung pinugutan niya ng ulo yung kanyang ano. Pero may asawa na po yan. Yung kanyang girlfriend na naging kerida po niya, pinugutan pa niya ng ulo. May mga ganyan ho. Di ba, tinapon pa niya yung ulo sa ibang, I think, bamban ho ata o ano. Bakit ho? Kasi po, nung hindi niya binantay ng kanyang puso, nalilang, may tumubo ng tumubo yung kasamaan at tinatawag po nating selos po ito, yung parang nagiging possessive na po, no? Na ayaw na niyang nakikipag-usap kung kanino, napapraning na siya kapag meron siyang kausap o meron siyang ka-text, tapos naging na po maporma lang o na meron ibang pabango lang siya, na napapraning na po. Bakit? Yung puso po niya, napapasukan na po siya ng iba't ibang masama. Ng jealousy, ng envy. Bakit? Hindi po niya binantayan. Kaya sabi ng Panginoon, above all else, guard your heart, for out of it comes the issues of life. Sa lahat ng bagay, ang unang binabantayan po natin, kapag paggising natin sa umaga, bantayan po natin ang puso natin. Sino bang inuuna mo? Si Lord? Kapag hindi mo inuuna si Lord sa puso mo, magkakaproblema ka, kapatid. But if you seek first God in your heart, no, all these things will be added to you. Ang mga blessing dadagdag na lang sa iyo. And then, guard your heart kapag may problema ka. Sino bang hinahanap mo? Kanino ka humingi ng tulong? No, nagiging idol mo ang pinanghihingan mo ng tulong, dapat mauna po ang Panginoon. Guard your heart. No, and then, kung wala namang problema, puro blessing, guard your heart. Baka nagiging complacent ka na. Ano bang complacent? Yung nagiging relax ng Christian life mo, kahit hindi ka na mag-pray, hindi ka na or nag-a-absent ka na sa church, guard your heart. And then, sooner or later, nag-drift away ka na from faith. Malayo ka na pala sa pananampalataya. And later on, namatay na pala yung faith mo. Wala na, no? Bakit? Nalin lang po ang ating puso dahil sa kakaisip natin, pinapasok natin sa isip natin, sa pagkatao natin, kung ano-ano po. And then, kaya po, guard your heart. Kung meron po nakapagsalita po sa atin ng maganda, oh, yung galing-galing mo, ganyan ang ginawa mo, guard your heart. Pero baka yung glory, kinukuha mo na at yumayabang na po tayo, lumalaki na po ang ating ulo. Guard your heart. O baka meron po nakapagsalita naman, hindi tayo na-appreciate. Parang re-reject ho tayo, condemn ho tayo. Guard your heart. Baka magtanim tayo ng galit. Sabi po ng Panginoon, di ba, nasusulat, sabi ng Panginoon na wag kang, thou shalt not kill, ang sabi ng Panginoon. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, yung mapuot ka lang, magalit ka lang sa kapwa mo para mo na rin siyang pinatay. I hope alam niyo po ito, no, sa nasa gospel po yan. Ganyan po katindi po yung unforgiveness o yung bitterness. Galit ka lang para mo na rin siya pamamamatay tao po sa taong galit. Kaya nga po, kahit hindi mo pinatay ng physical, pero sa isip mo, sa puso mo, galit ka sa kanya para mo na rin siyang pinatay, ang sabi po ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, guard your heart above all else. Because the heart is the most wicked. No? Kaya nga po ito, dapat po lagi natin papasukin dyan ang mga salita ng Diyos, kung ano naman ang mabuting. Last Wednesday, no, na-i-preach po sa atin ni Pastor Edwin yung pong sa Philippians 4:8, yung pong whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is praiseworthy, think about such things. Ito pa, lagi nating isipin. Kasi kung anong iniisip natin, yun ang nagiging laman ng puso po natin. Kung anong madalas na minimeditate po natin, kung anong madalas na pinagtutuunan po natin ng pansin o isip po natin, ito ang nagiging laman ng puso natin at ito ang nagiging ugali po natin. Kaya kapag hindi natin binantayan ang puso natin out of the abundance of the heart, ano po pong mangyayari? The mouth speaks. So magsasalita ng pangit. Ayan, hindi maganda ngayon. Magmumura ka, magsasalita ka ng curse. So remember, sabi po ng Proverbs 18:1, death and life is in the power of tongue. Kaya nga po, we need to guard our heart. Kasi kung anong nasa puso, kung anong nasa isip po natin, lalabas sa bibig po natin at magiging curse po yan. At makakasira tayo ng buhay, pati buhay po natin masisira. Kasi po, kung tayo po'y nagbabato ng putik sa kapwa po natin dahil nagsasalita tayo ng masama, tayo po ang unang napuputikan. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag po tayong gaganti, huwag tayong gaganti kahit sa mga salita lang po natin ng masama. No? Do not curse, ang sabi ng Lord, but bless. Pray for those who persecute you, sabi ng bless them, ang sabi po ng Panginoon. I-bless daw po natin sila. Bakit? Para mag-bless tayo. Kasi kapag nag-curse tayo, una tayong nag-curse. Ibig sabihin mo yan, kapag nagbato tayo ng putik,
Siyempre, pupulutin mo ang butik. Sino ang unang madudumihan? Tayo po ang unang nadudumihan. And that is why it is very important for us to guard our heart. Para patuloy tayong maging payapa, patuloy pong maging masaya ang buhay po natin. Kaya marami pong tao hindi po payapa at hindi masaya. Kasi kung ano-anong iniisip at ano-ano po ang nagiging laman ng kanilang puso. Puro pag-iimbot, pagkaingit, no, galit, puot. No, ayan po, masyadong sensitive, tinignan lang ng masama, nang pilaway-laway mo, ano po, no, may mga ganyan, no? Tapos nakita pa siya, ay, bulagya pala yan. Bala akong maklaway ka, no? May mga ganyan po na matingin ka lang, kala mo, no? Ba't pa siya lumabas? Kung ayaw pala siya tingnan ng tao, dapat magtago siya sa, ano, no? Sa baon, para walang nakatingin sa kanya. No, kumisang ganyan ho tayo na nagagalit tayo, bakit nang pilaway-laway ta rin, na, nang buri ng malyari, no? May mga ganyan. Kaya nga ho, ano, ingat ho tayo. Bakit? Kasi po yung puso niya, puno na po ng galit. Kaya pag hindi po natin binantayan ng puso po natin, malilin lang po tayo. Now, yung mga in love sa inyo dyan, nakala niyo in love kayo, may asawa na kayo, nalilin lang po kayo. Kung may naliligaw po sa inyo, do not base your decision sa feelings po ninyo. I-base yung decision nyo sa will ng Panginoon. Eh, paano ngayon yung will ng Panginoon? You pray. At ang Lord po, ililid ka niya. Hindi po masama ang feelings. For as long na makita mo, ito bang taong ito, mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa akin. That's the will of God. Ito bang taong ito, syempre, single ba yan? Available ba yan? Wala bang sabit, no? Yung mga ganyan po. Responsible ba yung taong yan? No nga, baka Kristiyano siya. May mga Kristiyano po nag-attend sa church, pero irresponsible. Mahilig lang nakipangan. Alalang ngobra. Matamad lang. Buriyo nga pa yung asawa dito. Ay, kayong single. No? Kahit na po tayo, putangay asawa yun lang, demonyo lang pala. Ano? Kailangan mo pang pakanang yung baleyo. O kaya nga, pinagpipray po yung ano. Bakit? Ang sabi po ng Proverbs, ang mga asawa, regalo ng Diyos. Kung regalo pa lang ng Diyos yan, hinihiling po yan sa Diyos. Hindi mo yan basta dinidesisyon. Hinihiling yan sa Diyos. Kasi baka malin lang ka ng puso mo, nakala mo, in love ka, hindi ka na makatulog, na pati yung unan mo, hinahalikan mo na dahil sobrang in love ka kapag natutulog ka. Napapanaginipan mo na. Sobrang, siya na siguro ang ano, no? Alam niyo po, ngayon naiisip ko pa yun, kabaduy. Ang baduy-baduy, kayong mga teenager, ano, yung mga ganyan kayo, hindi, mamamatay ako kung wala ka. Bakit? Dati ba siyang nasa iyo kaya na kayang nabuhay? Hindi po. Nung pinanganak ka ng nanay mo, nandun ba siya kaya ka buhay? Ngayon sasabihin mo, mamamatay ako kung wala siya. Buisit! No? Bakit ka mamamatay? Mamamatay ka kung wala ang Lord. Yun po ang totoo. Si Lord muna po ang mahalin po natin. No? Yung mga, hindi lang po kabataan kung minsan, meron po alam, matwa na la. No, in love pa sila. Alam niyo po, yung iba po, mga senior citizen, dito po, yung mga sumusulat sa kanila, nabubudol-budol, padala po kung ano, kasi ako ay US military retired. Alam niyo po yung mga ganyan, no, at hindi ko makuha yung pera ko, kailangan bigyan mo muna ako ng 40,000, 50,000, hanggang tumabo ng 100,000, para ma-withdraw ko siya, tapos ibabalik po rin sa iyo. Papunta ako sa Philippines, kaya, ay, na-delay pala, maraming katwira, tapos ito namang ano, dahil ano na, kahit 70 years old na, o 60 years old na, senior citizen na, dahil kung may karingkin, kahit na matanda na, ano naman gagawin niya lahat kahit magnakaw siya, bibigyan niya ng pera. No, alam niyo po yung mga ganyan, may mga ilan po kami kakilalang kay nalin lang po sila, may kilala nga po ako. Umabot po ng ilang million po yung naano niya diyan, sinabi ko sa kanya, "Mami, tigilan mo yan, hindi totoo yan." No, malilin lang ka diyan, hindi totoo yan, uubusin niya ang pera mo diyan, hindi totoo. Kung alam niyo po, diretso pa kung ang lalaki maghahanap po ng ano, hindi po siya maghahanap ng matanda. No, hindi siya maghanap ng matanda. Bata ang hahanapin niya. Huwag tayong magpaloko po. Kasi naluloko tayo ng puso natin. Hindi na yung sinasabi ng I love you, I will marry you, I wanna be with you, I want to spend my life, the rest of my life with you. Ininang matwa naman. Itong matanda naman na, kekereng-keng-keng-keng. Yan po, gamatuan eh. Kahit ano, bibigay niya. Why? Because yung heart po, nadidisip po siya sa heart niya. Akala niya in love siya. So, ibibigay niya lahat ng yaman niya, mang uutang pa yan. Kapag re-rebuke mo, magagalit pa. No? Para bang, kasi makikinig siya sa demonyo. Tingnan mo, sino ba siya para pigilan ang iyong ligaya? No? Oh, ang bira, no? Baduy, no? Ang ligaya po natin si Lord. Our joy is the Lord. No, hindi po yung mga taong yan na US Navy daw or Army na retired na ano. Ito, retired. Ngayon, naging retarded nga yung ano nyo po ngayon. Na ako ang pinano po rin ikit ng makanya. No, balo dali, Pastor. Isa po yung Pastor Jundendret ang maalong kakilala ng
kainin na may nga loko-loko lang na dahil po sa inyo. Bakit po? Nakakaloko po kasi our heart na kailangan po ipag-pray po natin. Kung may edad na ho tayo, kung bibigyan talaga tayo ng partner ng Lord, hindi mo kailangan pagtrabaho yan. Kasi sabi nga ng Proverbs, regalo ang mga asawa. Hindi darating na lang po yan. Hindi mo kailangan kumerengkeng. No? Hindi mo kailangan na, ano. Ngayon, kung ako po sa inyo, nasa edad na kayong ganyan, no, at ilang araw na lang, kukunin ka na ni Lord, spend mo na lang yung time mo kay Lord. Bakit mo pa, yan pa yung, ka na ba? Corduroy na nga yung, may nakikin ako, makatar, hindi naman sa ano, no, mamaw na yung paso. Tanggapon, paso, kaya paso, expire. No, hindi lang paso talaga, expire. May expire na yung Bisaya. Alam niyo po, madalang lang po yung talagang genuine love na malayo po yung babae, matanda po. Madalang lang po yun, no? Madalang pa sa patak ng ulan po yung mga ganon. Pero ang totoo po niyan, ano, pineperahan lang po kayo. No? Pagtalikod nyo, nasusuka po siya. Ganon po yung ano niya, yan po yung totoo niyan. Pero si Lord, no, kahit po siya ang lagi mong kasama, hindi masusuka si Lord po sa atin. Kahit amoy lupa na tayo, kahit amoy paso na ho tayo, na meron pang fertilizer ng tayo ng kalabaw, no? Ano, mahal pa rin tayo ni Lord. Kaya si Lord po lang talaga ang dapat nating tunay na mahalin. Lord, I love you. No, yung pong, I love you, Lord. And I lift my voice. Alam, marami po yung inalit natin kanina about the love of the Lord. So let us guard our heart kasi mapapahamak po tayo. Yun po talaga ang ano ng Lord. Kapag hindi natin binantay ng puso natin, katulad ni Eva, hindi po niya binantay ng kanyang puso. Pati si Adan, hindi po binantay. Nandun si Adan nung kinakausap po ng serpent si ano eh. Pero anong nasa puso ni Eva? Ha? Magiging katulad ko ang Diyos. Anong nasa sa puso naman ni Adan? Tignan ko nga kung mamamatay itong asawa ko, siya muna ang kakain. No? Gusto ko rin maging katulad ng Diyos. Bakit po hindi maganda ang nasa puso nila? Guard your heart kung gusto po natin mag-bless. Now, ang Diyos lang po ang pwedeng magbago ng puso po natin. Ang sabi po na Ezekiel 26:27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you a heart of stone. No, tatanggalin ko yung pusong bato. Di mo man kung hindi makakain, baduy, no? Hindi siya makakain, no? Di lang makatulog, buhat ng iyong lokohin, million-million pang naloko, no? Nagpaloko siya sa US Army. Ayan po yung ano. Kaya nga sabi po, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Totoong puso. Ito po sinasabi ng Panginoon. And I will put my spirit, ito po ang isa sa pinakamaganda rin. I will put my spirit in you. Nasa, alam niyo po, under the better covenant, under the new covenant, under the grace of God, nasa atin po ang spirit ng Lord. Christ in you, the hope of glory. 1 John 4:4, greater is he that is in me than he that is in the world. Sinabi po sa Corinthians, we are the temple of the Holy Spirit. Kaya ito po, nasa atin na po yung bagong puso, dahil nasa atin na po ito yung spirito. Kaya lang yung isip natin, yung puso po natin na luma, bantayan po natin. Bagamat may bagong puso po tayo, bantayan po natin yung pag-iisip pa rin po natin. Kasi kung ano-ano pumapasok po dyan sa isip po natin, guard your heart, that means guard your mind. Guard mo kung ano yung naririnig mo, guard mo kung ano yung nakikita mo, huwag mong itanim yan sa iyong malalim na pagkatao, kapatid. Sayang kasi yung binigay na bagong puso ng Panginoon sa atin. Sabi dyan, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Yung bagong puso na binigay sa atin ng Lord at yung spirito niya na binigay po sa atin, it empowers us. This is the grace of God. This is Titus 2:11-12. No? Tama ba? Opo. Titus 2:11-12. Yung pong, it is the grace of God na nag-empower po sa atin to obey Him. It is not true, but by the grace of God, we have the license to sin. No. By the grace of God, we can obey Him. No, it is important to obey Him because it proves that you are under the grace of God. You are under the better covenant. You are within the covenant of God. Nasa covenant tayo ng Lord. Within the agreement na binigay po ng Panginoon sa atin. Sinabi niya po dito, hindi lang po sa Ezekiel po ito, no, nasa Hebrews 10:15-17 po ito. Ang author po ng Hebrews ay kinote po ito yung sa Ezekiel. The Holy Spirit also testifies to us about this. First, he says, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their heart. Yung
batas ng Diyos, yung salita ng Diyos, ilalagay daw niya sa ating mga puso. And I will write them on their heart, on their minds. Tignan niyo ito, yung mind tsaka heart are being used interchangeably kasi po pareho ko lang po yan. Kung nilagay mo sa isip mo, ninalagay mo na rin yan sa puso mo. Pag sinabi mong ilalagay mo sa puso mo, ninalagay mo muna yan sa isipan mo. Pinapapasok mo muna yan sa isipan mo. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Kapag tayo binago ng Panginoon, paano po dahil lumingi tayo ng tawad, Lord, patawarin mo po ako sa aking kasamaan, sa puso ko, linisin mo ako. Magmula po ngayon, kayo na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Nawara sinasabi mo, Lord, na pumasok ka sa akin at sabi ng Lord, dahil lumingi tayo ng tawad, ang mga kasalanan mo, hindi ko naalalahanin pa. Mapalad daw po ang taong hindi na pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Amen po ba? So mapalad po tayo na marunong magpatawad. Mapalad po tayo na marunong pong magtanim na sa ating mga puso ng kapatawaran. Marunong tayo magtanim ng pag-ibig. Kasi kung anong tinanim po natin, siya po ang aanihin po natin. Mag-intay po kayo, yung kayo pong hindi marunong magpatawad, no, magbubunga po yan at napaka-epay po niyan. Sana po huwag nyo nang hintayin yun. Habang maaga, sabi ng Panginoon, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree or fig tree, be uprooted. Kung ibig sabihin na po nun, kahit gaano kalalim yung sama ng inyong loob, yung unforgiveness, yung, kung may pananampalataya kayo sa akin, by faith, not by feelings. Sabi nga po natin on Tuesday, by faith, not by feelings, ma-uproot po ang unforgiveness sa puso natin. So guard your heart. Baka meron po tayong unforgiveness. Guard your heart. Baka na-inlove po tayo sa maling tao. Ma-inlove tayo dapat sa, kung may asawa tayo, wala tayong ibang commitment kundi ang asawa po natin. At ang pinaka-love po natin dapat wala, hindi po bagay, hindi tao, kundi po Diyos muna sa lahat. So guard your heart kasi po from out of it, it comes the issues of life. It means it will shape your life. It will direct your life, no? It will control your life if you will not guard your heart. Amen. So guard our heart para po maging patuloy tayo maging masaya, mapayapa. Ito po ang nais po ng Panginoon. Salamat po sa Lord. Siya na po ang nakaluklok sa puso po natin. Kung hindi po pa siya nakaluklok sa ating mga puso, inaanyayan ko po kayo na manalangin po tayo na anyayahin po natin ang ating Panginoon na siya ay lumuklok sa ating mga puso. Sige po, tayo po ay manalangin. Sundin niyo po ang panalangin ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Magmula po ngayon, tinatalikuran ko na po ang kasalanan at ang kamunduhan. Magmula po ngayon, kayo na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Maraming salamat po sa kaligtasan na kahit anong mangyari, ako po ay mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ninyo, Panginoong Jesus. Salamat po. At mula po sa araw na ito, ako po ay binigyan nyo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat po sa iyo po ang papuri. Pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. So kung pinag-pray niyo po yung prayer pong yon from your heart, I do believe kayo po ay naging anak ng Diyos po ngayon. At lahat po na nakasulat sa Bible po ngayon, wala pa kayong ginagawa. Yung mga pangako ng Panginoon na magaganda po na sa Bible, pwede niyo pong i-receive yan, tanggapin po. Maniwala po kayo. Yan po ang grace ng Lord. Gift po siya. Gift po ang good life. Gift po ang eternal life. Gift din po ang good ang forgiveness, gift po ang lahat ng mabuting bagay po sa Lord. So, tanggapin niyo po siya ngayon. So, ngayon po, patuloy po tayong mananalangin sa ating mga prayer request. No, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Inom lang po ako, sandali. Praise the Lord. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming tinanggap po ngayon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naririnig, napapanood, nakikita, Panginoon, na ito ay mapaglabanan po namin, lalo na kung ito hindi mo kalooban, Panginoon, at hindi po ito maghari sa aming puso't isipan, Panginoon.
Nais po namin kayo po ang patuloy na maghari sa aming puso't isipan. Ang iyong salita, ang iyong mga pangako ay patuloy na mabuhay ang aming puso't isipan sa inyo, Panginoon. Dahil ito ang tunay na kapayapaan, ito ang tunay na kagalakan, ito ang tunay na buhay na nabubuhay po kami, na ikaw ang nakaluklok sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Salamat po, O Diyos.